begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Good morning sa ating mga subscriber, ano? So, panibagong araw, panibagong gawain na naman tayo. Tuloy-tuloy natin yung ginagawa natin kahapon, yung pagdagdag ng CR, yung kubeta sa lumang CR namin na isa at malaki ay gagawin nating dalawa. So, nung nakarang araw ay ginagawa natin, nakapag-pile na tayo ng mga hollow block na tatlong patong. So, ngayong araw na to ay tuloy natin yung trabaho natin sa pag-filing. So, magmamasa tayo ng mga buhangin ngayon. Mix muna tayo dahil DIY lang ito, mag-isa lang tayo. So, ito, magmamasa tayo. Tapos buhusan natin ng konting tubig para ready na yung masa natin. At saka bago natin ihalo yan, ay magbubuhat muna tayo ng mga hollow blocks. Ilapit natin para hindi tayo mahihirapan pag kailangan natin ng mga hollow blocks, ano, pag-piling. Tapos bago tayo mag-piling, gagamit muna tayo ng barina para sa ating preparation sa ating tubig, ano? Bubutas muna tayo para in case na mag-vibrate man, hindi na masisira yung piling natin ng hollow block kasi medyo basa. So, butasan na muna natin saka tayo maglagay ng linyada ng tubig. Yan, para ready na siya. Tapos magbubutas tayo dito sa tagiliran para okay. Sa piling para sa ating horizontal na bakal. Tapos yan, magpapile na tayo, no? Kalimutan konti natin ang lagyan ng tubig. Yan. So, sa lahat ng ating mga kababayan, ano to, DIY lang ito, ano? So, para makakatipid tayo dahil napakamahal na ng arawan ngayon. Pumapatak na ng 700 to 800. So, kailangan natin nga magtipid. Wala man tayong gaano ang budget. So, tayo na lang ang titira nito. Di-DIY lang natin. Yan. Yan. Kailangan siguraduhin natin. Wala na tayo. Hindi na tayo gumagamit ng linsa, no? Lilinsahan sana natin yan. So, aksayan na ng oras. So, kailangan lang natin na mayroon tayo. Level bar lang ang ginagamit ko nito. Tapos yan. Damdamihan lang natin ng halong simento para matibay talaga. Tapos maglalagay tayo ng horizontal na bakal. Bawat patong, tatlong patong ng hollow block ay maglalagay tayo ng horizontal na bakal para matibay talaga. Tapos ang ginagamit kong rebar or corrugated bar ay 10mm. 10mm na yung vertical pati horizontal. 10mm lang. Bumili lang ako ng dalawang length para sakto lang. Tapos ang nagamit ko nito lahat sa hollow block ay 38. Sakto lang talaga. Ito yung gagamitin natin ng mga fittings, ano, sa ating mga plumbing, ating tubig. Pinutol ko lang yung lumang PE pipe. Yan. Ng black hose. Tapos dinugtungan ko lang. Nilagyan ko lang ng fittings na PE fittings na T. Tapos dudugtungan ko lang siya ng blue pipe para hindi magastos kasi marami akong mga savings ng mga tira-tirang mga blue pipe. So yan na lang, ano. Yan. Bumili lang tayo ng fittings. Mura lang naman yon. Yon ang ginagawa natin. Install muna tayo ng tubig. Isang toilet magagamit natin. Kasi garduhin lang natin na tuyong-tuyo dahil para makapit talaga yung solvent kasi ang idudugtong natin dito yung blue pipe. Yan, bumili na tayong solvent, talagyan natin para pag malakas talaga yung pressure ay hindi siya matatanggal, ano? Yan, blue pipe lang ginamit natin, mga kabayan. Madali lang naman mag install ng plumbing. Napakadali ito sa loob. Yan. Install na natin yan. Lagyan lang natin ng solvent. Lagyan natin ng coupling glue. So, yan. Ready na. Gripo na lang. Kulang. Patuyuin muna natin. Yan na. Natapos na yung ginawa natin kahapon. Yan. Nakapag-overtime tayo hanggang 6 ng gabi. So, konting pahinga muna ngayon dahil nagkaroon tayo ng muscle pain. Yan. Tinapos natin hanggang dulo. Yun, kasi lalagyan natin ng ceiling ito. Plaster na lang ang kulang. Yan, plaster na lang kulang. Tapos ngayon, gumawa tayo ng gripo para magamit ito, no? Ito, pansamantala muna itong gagamitin.
Tapos dyan, saka na yan. Lalagyan natin ang drainage yan. So, lagyan natin ng gripo para pansamantala muna itong magagamit. Tapos, saka natin paplastiran yan. Kasi, itong kabila, ito dito, ay tutuloy natin gawin to. Yan, maglalagay tayo ng ilaw dyan para tuloy-tuloy natin gawin ito. Flex lang natin ito, no? Itong ginawa natin kahapon. Yan. Tapos, gagawin natin ito, plastiran natin. Maglagay tayo ng inodoro, bowl. Tapos, tagyan natin. Tiles, siguro natin ito hanggang dito. Yan. Tapos, skim coat. Tapos, pintura. Yan, ano? Tapos, lalagay tayo ng ano dito? Yung PVC door. Okay. Nagiging dalawa na siya. Isa, dalawa. So ito na mga kabayan, ano, nalagyan na natin ng gripo pati ilaw para pansamantala muna itong magagamit. Yan. Yan. So yung ito muna ang gagamitin natin. Tapos yung kabila ay tutuloy-tuloy natin yung paggawa. Tatapusin natin yan. Maglalagay tayo ng tiles doon, maglalagay tayo ng inodoro pati PVC door. So hanggang dito na lang, ano, sa susunod na namang video. Ito si Lino Boy, ang YouTuber ng bayan. Peace out. Thank you.